guys, welcome back to my channel. So ngayon ay Tuesday, pag-usapan natin yung tungkol sa paano ba may iwasan na magkaroon ng expired yung ating mga items sa ating tindahan. So ito yung mga tips para maiwasan natin. Guys, kapag tayo namili sa mga grocery store, tignan natin yung mga yung expiration date nila kung kailan may expired, para maiwasan na magkaroon tayo ng expired sa ating tindahan. So kung malapit na expiration, wag na nating bilhin. So yung mga dilata naman, matagal naman ang expiration noon. Halimbawa, ngayon kayo bumili 2020. So yung iba 2023 na yung expiration. Hindi katulad ng mga pancit canton, cup noodles. So yun, madali lang yung expiration. Kaya kung ano yung mabilis mabenta sa inyo, yun yung medyo damihan ninyo ng bili. Pero yung hindi siya fast moving items, konti lang, halimbawa 3 piraso o 6 na piraso lang yung bilhin ninyo para maiwasan natin na magkaroon ng expired sa ating tindahan. Sad nito guys, Youngstown. So April 26 pa 2023 yung expiration niya. Kaya sa dilata, hindi tayo mangangamba na mabilis ma-expired. So ito ay matagal ma-expired yung mga dilata. Itong Mang Tomas, December 27, 2020 may expired. So dapat ito ay maibenta ko na bago pa dumating ang December 27, kasi sayang naman na ma-expired na lang. So mababawas pa sa ating puhunan. Tapos ito sa bote, so ito naman ay January 20 pa, 2021. So, malapit-lapit na rin. Ilang buwan na lang. Kaya, kailangan natin na mabenta. So, ako naman, nabili lang nito 2 bote o 1 bote. Kasi, konti lang din naman yung nabili nito. Ang mas gusto nila yung sa sachet. At tapos, isa pa yung sa ketchup. Sachet din lang. Bibihira din yung nabili nung sa bote. Guys, yung ginagawa ko, kapag para makapag check ng items na malapit na ma-expire. Halimbawa, mamimili ako bukas. So, ngayon, maglilista na ako. So, yun, i-check ko na isa-isa yung mga items na natira at titingnan ko kung kailan yung expiration nila. Tapos, kapag okay na, nakapamili na ako kinabukasan, tapos magdi-display. So, yung mga natirang items, yun yung iibabaw ko ngayon para yun yung unang mabenta dito sa tindahan. Para maiwasan natin. Maiwasan na magkaroon ng expired items sa ating mga tindahan. So, kailangan nating i-check ito. At nagkaroon na rin ako ng expired items, yun naman sa cup noodles at saka sa Nissin ramen. So kasi yung gawa ko, kasi box yung akin lagayan, kapag namili ako, shoot na lang ako ng shoot dun sa box, hindi ko na inaayos kung ano ba yung unang items dun na nabili ko, tapos magdadagdag na naman ako. So nagpatong-patong na, kaya yun, pag check ko, expired na yung Nissin ramen at saka yung cup noodles. So tigisa lang naman, pero sayang pa din, kaya yun, mas maganda talaga na ma-check natin lahat ng items natin na naiiwan. Tapos mamimili tayo, mailalagyan natin ng bago. So yun, nauunang may benta yung bago. Kaya yun, nagkakaroon ng expired item sa tindahan. Itong Rebisco, mabilis din lang to ma-expired. Katulad dito, November 7, 2020 expired na. So yun, kaya hindi ako nito nabili ng madami. So isang plastic lang, isang pack, yun lang yung binibili ko. Pero yung mga Sky Flakes at saka Rebisco Plain, mabenta yun sa akin, kaya kahit tigda-dalawa yung kunin ko. Pero ito isa lang talaga, kasi kukunti lang yung nabili nito dito sa akin tindahan. Talaga mayroon ng items na talagang malapit na ma-expired. Halimbawa, 1 month na lang o 2 weeks na lang ma-expired na. So, pwede na, at hindi pa talaga mabenta, pwede na natin gamitin para mapakinabangan natin. Kaysa abutin pa ng expired niya, masasayang lang. So, pwede na natin yung gamitin. Ma-monitor natin yung ating mga paninda, kasi nakakahiya kapag may bumili tapos nabigay natin ay expired na pala. So mahalaga, bago tayo mag-abot ng paninda natin, i-check natin ito kung expired na ba o hindi. Kasi para pagbalik ng customer, nakakahiya pa na sasabihin ay expired na yung paninda doon. So dapat bago natin i-abot, i-check muna natin yung ating items. Pili tayo sa mga grocery store, ang kunin din natin yung mga nakalagay sa ilalim, kasi ang gawa din yung mga yan, yung mga malapit na ma-expired, ilalagay din nila dito sa may unahan. Kaya kapag ako namimili, ang kinukuha ko yung medyo nasa ilalim na, nasa pinakalikod, para alam ko na yun ay matagal pa yung expiration. Itong mga juice, tang orange, tang pineapple, so yung expiration nito ay yan, June 9,
2021 yung expiration niya, kaya dapat bago pa mag-June, maubos na. So, ito naman ay mabenta itong tang dalandan at tang pineapple. So, yun. Kaya dapat ay laging i-check itong mga juices kasi ito ay madali din siyang ma-expired. Hindi katulad ng dilata na matagal. Ayan, ito na lang yung mga chicherya ko. Luag na ulit. So, ito namang mga chicherya, kahit siya, ang expired niya ay ito, katulad nito, January 2021. So, ito naman ay mabilis mabenta itong mga chicherya. Hindi naman siya tumatagal. Halos isang linggo nga lang nauubos na kahit yan, nakakailang bili ako niya ng mga chicherya ng mga yan, katulad ng piatos, clover, yan. Kaya okay lang yan na 2021 yung expiration. So, mabilis naman siya maubos. Yan lang yung babantayan talaga natin, yung mga yan, katulad niyan na itong tomato sauce. Yan, kailangan din nating i-check kasi yan ay mabilis din lang expiration. Tapos yung mga Yakult at Delight. So, yun ay hindi nagtatagal. Kaya kailangan nating konti lang yung ating kunin. Alam natin naman na mauubos sa ating tindahan. Ito naman sa mga kape, pag may mga bagong dating akong stock. So, yun. Itong dating nakalagay dito, so yan ay tatanggalin ko yung bagong dating ang aking ipapailalim, tapos ito ilalagay ko sa ibabaw para yan yung una kong mabenta. So ganun din sa mga yan, sa mga kape, Milo. So ito namang Milo, laging ubos yan, kaya okay lang. Tapos ganun din sa mga Downy, yan, sa mga Downy, kung ano yung mga may natira, so yun yung aking iyaharap, tapos yung bagong dating yun yung ilalagay ko dun sa likod para unang mabenta din yung mga dati ng ista. Sa mga suka, toyo, tsaka sa patis, yan naman ay mga bagong bili ko, kaya hindi pa naman yan may expired, so matagal-tagal pa yan. Tapos yan, yung mga na nandyan, so yan naman ay matatagal din yung expired, tapos bagong bili ko din lang. Naman sa mga candy, kapag may natira, halimbawa may konting natira, so yung ibububo ko muna yon, tapos yung mga bago, yun yung pang iilalim ko para yung mga natira dyan, yun yung mga una ko ulit mabenta. Tapos itong mga kondensada, ibap, so yan, dapat din nating bantayan kung kailan yung expiration nila kasi ito ay 2021 ang expired. Kaya dapat i-check din kung anong date para kung malapit na talaga yung expired nila, so pwede na nating gamitin para hindi masayang. Sky April, ano pa? April 30, 2021. Tapos ito namang condense March pa, 2021. So medyo matagal-tagal pa. So yan naman ay mabebenta pa. Kaya kailangan na lang na i-monitor kung kailan yung ma-expired at baka maabutan ng ma-expired yung items. And tapos dyan sa mga dilata, kahit matagal yung expiration nila, so yun, kapag may bagong bili ako, ilalagay ko yun dun sa ilalim, tapos itong mga luma, siya yung ilalagay ko sa ibabaw para yun yung mga unang mabili, para hindi natatabunan. Din dyan sa mga powder at dito sa mga conditioner, shampoo, so yung ganun din yung gawa ko na inilalagay ko rin sa ilalim yung mga bagong bili ko, tapos sa ibabaw yung mga luma. For watching, please like, subscribe to my YouTube channel. Thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye!